Good afternoon po sa inyong lahat. So, we have a job today. So, ito siya. Parang binangunang Rizal. So, nakasil pa siya. May balat pa siya. Lasin ko lang. So, hindi ko alam kung anong courier nito. Walang nakalagay eh. Hindi naman siya JNT. So, may name siya. Hindi ko lang pakita yung name, guys. So, kagyan muna natin yan. So, courier na ito. So, nahihirapan ako magbukas. Nahihirapan pa ako eh. Pero naman siyang pangalan dito. Binangunang Rizal. Okay. Okay. So, may name siya sa harap. Okay. Sitikit natin yung kanyang name dito. Okay. Okay, may name siya sa harap, guys. So, hindi ko lang baligtar rin. So, ayan. So, this is GeForce. So, yeah. GeForce GTX 1050 Super. So, 4GB lang yan, guys, siguro. Okay. Yes, 4GB, 128 DDR6. Okay. Mukhang bago. Bango pa. So, mabango pa siya. So, hindi ko alam kung anong problema nito. Okay. Ang daming pangalan. Hanggang sa loob may pangalan. Hanggang sa plastic case, may pangalan. Oh, this is a... oh, it's a liquid damage. Okay? It's a liquid damage. Ilagay ko muna ito sa plastic para hindi magulo. Balik muna natin. Okay. Make it faster. Okay. So, this is a very, very interesting repair. So, it's a nice video card. But, liquid damage. So, I see. More corrosion. Okay, we cannot test this GPU, so we need to check it and repair. So, let's see if repairable or not. Okay. As you can see, yeah, it's a dust. Oh. So, corroded. So, more corrosion.
Ayan, so medyo so ang problem lang natin sa mga latest versions. So wala tayong schematic for in 3D na 16 so far. Ayan ang ano nyo guys. Wala tayong schematic for that model. So kung mga MSI yan, Asus, Gigabyte, na pa. May mga schematic yon. Pero itong ganitong model guys, kasi yung palit at saka palit, Hino 3D, wala schematic yan. Galax, bibihira yan. Colorful, wala schematic yan guys. So, ang problem natin dito, wala tayong donor board dito. Paano natin siya mare-remedyohan? So, may IC din siya. 7303. This is IC is I have already ordered this chip. So, meron na tayo niyan. So, medyo malungkot dito. Liquid damage. So, hindi ko alam kung mabubuhay ko to. Pero, we try. So, we try my best. So, today is November 24, 2022. So, 2 PM. So, till, ano lang tayo? Till 4 PM. May pagsamba kasi ako ngayon. Okay, lagyan na, i-rename muna natin ang title nito. This is Hino 3D. Hino 3D. 1650 4GB. 4GB. No display. According sa customer, no display due to rat urine. So, due to rat urine, okay? So, we need to clean up. So, alam nyo guys, yung mga video card, lagi na lang issue yan, naiihiyan ng daga. Hindi ko maintindihan kung bakit naiihiyan yan ng daga, kahit yung may mga casing. Yan yung maraming tinatanong din ng mga customer ko. So, ano yan kasi guys, yung daga kasi, lusot yan guys dun sa likod. Alam nyo yung lagayan ng video card sa likod. Pag naka-close kasi yan, kala nyo hindi lulusot ang daga. Lusot yan guys dun. So, ganyan kalulupit ang mga katawan ng daga. Lumiliit yan eh, para yung pusa. So, lumiliit yung katawan nila. Okay. So, dikit pa kadikit ang ano. Tatanggalin lang natin siya. Okay. Already removed. Latest version na ito guys. Wala pa akong mga donor board ng ganito. Yan. So yung nirepair ko kanina, colorful eh. So ito, rat urine naman. Medyo malungkot na naman ito. So nakita ko pa lang kasi guys sa itsura. Mukhang matindi yung pagkakaihi ng daga. So, tingnan natin. Hindi natin masasabi. Hanggat hindi nare-repair. Subukan natin siyang i-repair. So, inspection sa loob. Okay. So, 7303. So, order pa lang ako ng IC na yan. So, ito pa rin, no? So, order tayo ng IC na yan. So, malimit kasi yan yung mga nire-repair ko. Yan yung mga sira. So, yung mga dati kong na-order na IC, iba na kasi. Latest version na yung iba eh. Ito, QN3101 na. Latest version na siya. Kaya, pangit din mag-stock ng IC.
Bagamat may nagagawa pa rin naman ako. Kaya lang, yun nga. So, nagbabago siya. So, ito ay pwede siyang i-upgrade. So, ito ay 4GB. Pwede pa siyang dagdagan. Kaya lang, yung nakaabang niya na mga pyesa. Ayan. So, hindi pa naman kompleto na pala. Hindi ko lang alam sa likod. Kompleto. Pare, pero parang hindi pa. Kulang pa siya dito, guys, eh. Marami ka pang iyaano, lalagay pa nag-upgrade ka. Okay, so it's time to clean. Start from here. So, ito ang iingatan natin. Matanggal. Sana makuha ko pa yung mga value. Abaho. Mabaho ang lacquer blue. Kaya kailangan natin mag-face mask. So, dahan-dahan again. Kailangan ko makuha yung value. Kasi wala tayong schematic. Wala tayong donor. So, subukan natin kung marerevive natin to. Tingnan ko kung ilang ohms. So, let's see. So, meron tayo dito. Ah, 3.5 ohms. So, yung aking tester ay 3.5 ohms. So, sukatin muna natin to. So, this is 100 ohms. So, around 100 ohms. Around 100 ohms. Pag inano natin dun sa ano. I think tanggal na siya. So, 100 ohms. I think wala pa naman siya natatanggal. Makakaya pa sa linis. Ah, natanggal na nga. Ito yung sinasabi ko eh. So, natanggal na siya. Actually, hindi na ito kakapit. So, ang ano ko na lang dito, napalitan ko siya. Napalitan ko siya ng bagong resistor. Nililinis ko lang to. So, iniingatan para makuha ko yung value. So, 100 ohms sa labas eh. So, tingnan natin sa ibang bahagi. Tingnan natin siya dito sa labas. So, dandahan lang. So, baka tumalsik. Pag-tester natin ay kailangan hindi maano yung ating kamay. Okay? Oh. Oh. Tumalsik na. Ito yata nakiha ko ba? So, mig ang ano niya. Mahirap siyang tester eh. So, dito.
Oh, malisik na. Ay, sa ito, nakuha ko pa. 100 ohms sa ibaba, pero sa baba, ano lang siya eh, meg siya eh, mataas. Mataas yung binibigay na value. 660. So yun ang problema natin. So 100 na lang ipapalit. 100 yung nabasa ko sa ibabaw eh. Okay. So hindi na natin tumaano. Hindi na natin yung makukuha. So mga ano lang yun, 100 ohms siguro. Pinalawang na. Wala akong choice kundi magsubok kung magagawa o hindi. Kasi yun lang yung paraan. Kuha lang tayo ng resistor. 100 ohms. So 56, 100. Meron naman ako ditong 100 ohms eh. So pakapitin muna natin ito bago mag-proceed sa iba. Medyo may katagalan lang. Okay. So 100 ohms. Okay.
So, meron tayo. One point 5 ohms. So what's that? Meron tayong 77K. Yan, natanggal na siya. 77K. Tayo sa isa. Atin ulit natin. Oh, sana tumalbog na. Yun na, yun na mahirap. So, 77K. Meron ba ng 77K? Check natin kung meron. Meron, 75K. So, yun yung pinakamalapit. 75K. So, palitan natin yun. Seventy-seven K. So, mapalitan natin yan. Seventy-five kayo ang ipapalit natin, pinakamalapit. Okay.
Okay. Ay, la loca. Ito, isa na to. Sukatin natin ito kung ilang ohms. So, this is 300k something. But na reading, is not. Use sharp use. So, reading niya para siyang fuse. So, ilipat tayo doon sa kabila. Okay pa kaya? So, mga naman connected pa to. Okay, nakakaipod-ipod tayo. So, next tayo. So, dito. Dito na tayo. PWM. Saka driver.
Sana'y mapagana natin. Alisin lang natin itong mga corroded parts. So, ganito talaga ang ating buhay. Kailangan magtyaga. So, kailangan natin siyang tyagain, i-cleaning. Hindi siya kailangan madaliin. So, kailan tayong oras dyan? Ah, sakit sa likod. Ang sakit sa likod. Baka masisilip sa microscope. So, yan. Ano lang. Linisin natin to. So, this is likod dito ng chip. Sana hindi matanggal. Kasi mayroon dito maghihinang sa part na ito ng chip. Baka na nagtatransfer siya sa GPU chip. Ang heat. Ito pa. VRAM. So, I think this is a 1 volts. Check natin to. Okay, this is resistor. Pwede yan mag-black screen pag nagka-problema dito. So, tumagos na siya siguro sa VRAM. So, sana sa labas lang. Sana labas pa lang ito. Hihinang daga pa naman. So, hindi ito naagapan siguro ng customer nung naihihan ng daga. So, nung bumigay lang, no display, saka lang niya pinagawa. Kasi yung ano, nagkaroon na siya ng tumulo na yun sa VRAM, kinakain na yun
ng kuro ng omido. Wala naman dito sa task na to. So, I think. So, cleaning is done. So, I think cleaning stops. Tanggal yung capacitor. Natanggal. Natanggal na. Natanggal yung capacitor dito ang isa. Saka nakapuli siya sa ground. Kasi may resistor connection. Capacitor. Kailangan natin palitan. Kasi nakapul siya sa resistor eh. Napunta siya ng ground. Kailangan natin siyang palitan. Ano? Magkano yung budget skate? Saan? Sa upahan. Bakit? Bakit? Siyempre nagpapatulong ako ng anak. To 8K? 10K? To 8K? Ha? To 8K? 8K? Ako lang. Connected ba ito? Parang hindi na. So, kuha na lang ako ng ano, resistor. Sa ibang ano, ah, capacitor pala. Capacitor na lang. So, hanap tayo dito ng ano, sa ibang board na lang. Same size. Ayun, pwede na yun. Pwede na yan.
So, dito. Kaya to, mabuhay kaya natin. So, wala namang corroded masyado dito sa loob. So, ang gawin ko dito guys, testing muna natin. Ayan. So, wala na ako nakitang corrosion. Ito yung, kahit hindi natin tuyuin guys, pag lacquer blue. So, hindi naman siya umuusok. Pero na lang kung may shorted talaga siya. Pero ito yung sinasabi ko na pwedeng gamitin yung lacquer blue. So, testingin natin siya guys. Kasi, bago siya i-cleaning, kung talaga magdi-display, kung saan ang problema. Check natin. So, surprise na lang, guys. Kung anong mangyayari. So, let's see. Uusok o hindi. So, tabi na natin itong resistor. Oops, oops, oops. Nalaglag na. So, let's try. So, makita natin kung uusok o hindi. So, let's power on. Power on. Oh, wala namang umusok. So, chip is heating. So, just turn off. Minit yung chip natin. So, tingnan natin kung may display na. After execution. So, where is my... Okay. So, pagka, ano, saka natin siya i-cleaning. So, where is my... adapter. Okay, what's that? So, pwede, HDMI. DBI muna. DBI na lang para mas maganda. So, tingnan natin siya. So, try natin ang ano. Sensor natin ang thermal cam. Yeah, so let's power on. Yan, uminit ang chip. So, sa ano tayo? Yan, may display guys. As you can see. Okay, power off. Okay, may display siya guys. Ayan. So, minute yung chip niya. So, ang gagawin na lang natin guys ay so, linisin na lang natin siya. So, linisin ko na lang siya guys. Ha? So, napalitan ko na yung ano. Yung mga parts na natanggal. Kasi no, this is no display according sa owner. So, pakita ko sa inyo yung kanyang love letter. Takpan lang natin yung ano. So, where's the... So, nilagay niya kasi dito para may ano siya. Ayan. So, ayan. Hoarding kasi sa nakalagay. Ayan. So, nakalagay dyan. So, NVIDIA, ano, 3D, GeForce, Super, 4GB. No display due to rat urine. Okay? So, ayan lang. So, cleaning ko lang siya, guys. Then, update ko kayo later. Stress test natin. Okay? Hello, good morning. So, good morning po. So, today is November 25 na. So, update ko lang kayo sa ni-repair natin kahapon. So, recorded natin siya. Ito na siya, guys. It's working fine na. So, it's run for 20 minutes. So, kanyang temperature. So, hindi masyado kita sa camera. Sa ating camera, tama? So, makikita yung cable wire natin. So, 72 degrees Celsius lang yung kanyang GPU temperature. So, yan. So, okay lang. Stable. So, ang ni-repair natin guys is NVIDIA 1650 Super. Yung chip niya, latest version na, TU116 na siya, na modelo. Yan. So, this is a DDR6, micron yung VRAM natin. And, 4GB po ang ating memory. Then, ang bus width niya is 128 bit lang po siya.
Then, ang kanyang full boost memory is 1725. Ayan. So, okay na siya, guys. It's working fine. So, this is urine rot according to customers. Nakalagay sa note niya yung kahapon. So, yun ang naging problem niya. So, no display siya. Kasi naihiyan ang nagali. Pinalit ako siya ng resistor. I think 2 pieces resistor ang pinalit ko sa kanya kahapon or 3. So, hindi ko na masyado matandaan. But, tapos isang capacitor. SMD capacitor. Tapos linis. Nilinis ko siya mabuti. Kita nyo naman tagal ng ating paglilinis kahapon para lang maingatan at hindi tumalbog ang resistor. Kasi nga, ayun, mahirap siya. Pag tumalbog na yung resistor, ay ano na, declare as not repairable to kung walang donor. Kasi no schematic ang mga inot reading gandong version. So, latest version pa naman ito. Kaya ayun. So, at least pasalamat tayo na repair natin at gumagana na po. Ayan na siya. It's working fine na po. So, update ko na yung ating customer for success repair ng kanyang GPU. So, kahapon na-open ko na siya. May display. Pero hindi ko siya na-stress test kahapon kasi anong araw ba kahapon? May samba kasi kahapon. Isa sumasamba kasi ako. Sumamba kami kahapon. Ayan. Kaya hindi natin na-stress test. Pero na-open ko na siya kahapon. May display na siya. Okay na siya, guys. It's working fine. So, waiting na lang ng ating owner for kanyang response. Then, kung kailan niya ito pipick upin. Hindi ko alam kung from Aguno yun eh. Aguno, alam ko. This is from Cinder, Abinyo, Tatala. Binangunan Rizal, guys. Binangunan. Sorry about that. So, from Binangunan Rizal. So, ayan, guys. Okay na po na yung ating ni-repair. So, urine rot po siya, nahihiyan ng daga, tapos no display na. So, iningatan natin hanggang sa magawa. Ayan, success rate naman po. Yun lang po kasi guys yung kagandahan ng mga nire-repair natin na liquid damage o rot urine. Kapag ako po yung unang nag-repair, ay ang laki ng chance po ng nare-repair. Halos mapapansin nyo sa mga video ko, basta ako yung nag-cleaning ng mga liquid damage na yan o urine rot na yan o nahiyan na po sa aso, ganyan. Mapapansin nyo, pag ako yung nauna na nag-cleaning, alam ko yung possible na solutions, then nagagawa natin ng paraan na mapagana. Mapapansin nyo yan sa dami ng uploaded na video ko sa YouTube na ganyan. Tapos mapapansin nyo kapag galing sa ibang technician, ando na yung malaki na yung percentage na hindi ma-repair. Either kasi pinalitan nila ng pyesa, ganyan. Kasi hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Maliit na yung chance. Ha? Kaya napakaganda. Pag talaga magaling sa GPU or eksperto or may experience na sa pagre-repair ng video card, ang laki ng chance ang ma-repair. Ayan. So, yun ay po, sharing ko lang, guys. Base lang sa aking experience and repairing experience. So, hindi natin alam sa ibang technician. So, ayan. Muli, tatapusin ko na po yung ating pagre-repair today as of now. So, we need to proceed another repair. So, hopefully, you are enjoying the video. So, please watch other my videos and don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? So, para sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe and click notification bell. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye!